Yo, what's up sa inyo mga kaloko, no? Ako nga po pala si Jake Magnus, King of Crazy Ed, FLM Defender, no? So, bago tayo magsimula, ay nais ko po munang i-promote ang YouTube channel ni Inay Anelia D. Ayan po yung kanyang YouTube channel. Suportahan nyo po siya. Ano po, nang sa ganon, ay malapit niya ng mahit yung 1,000 subscribers. Ganon din po si Ate Roxy RJ. Ayan po, suportahan nyo po yung dalawang nakalagay dyan. At napakabait po yung dalawang yan. Susunod-sunod rin po natin yung iba, hintay lang po kayo, ano po. So, ang pag-uusapan natin ngayon, naggagawa natin ng reaction video, itong komento or video ni Attorney Gadon. Pag sinabi naman natin Gadon, dito lang gagaling yung salitang BOBO, na talagang pag tinamaan ka ay sasaltik din ang kukutit utak mo, ano. Dito, binatikos niya dito ang DOH. At pag-usapan natin kung ano yung mga sinasabi niya na talagang sabihin natin may laman, ano. So ano pang hinihintay natin, pag-usapan na natin to pagkatapos ng intro. Intro, paso! Jake Magnus, isasama na kita sa FLM Vlogger, ha? Jake Magnus TV. Oh, sama na para kahit hindi na siya mag-sticker. Hindi mo naman kailangan mag-sticker. Sorry, ha. Ito, isasama na kita. Magaling to. Ito yung sumweldo. Tapos ibinigay niya yung sweldo sa mga tao. Nakita ko kanina bago ko matulog, may vlog siya si Jake Magnus na yung sweldo niya ibinigay niya sa taong bayan. Ha? Magaling talaga. Ngayon, in-interview niyo ako, natural eh, tatanggalin ko yung face mask. Paano ako magsasalita kung hindi ko tatanggalin yung face mask? Para sa DOH na yung pinaka-smoke na dati. Oo, para sa akin, kalabisan na yung ano eh. Either naka-face shield ka o naka-face mask ka. Hindi ako naniniwala sa DOH. Ako, umiikot ako sa mahigit 20 hospital na mga COVID centers. Nagbibigay ako ng mga donation. Hindi naman ako na-COVID. Mabuti na lamang at yung barrier ay tinanggal na nila. Dahil na kalabisan na talaga yon. Biruin mo, naka-face mask ka na, naka-face shield ka pa, naka-helmet ka pa, may barrier pa. Ano ba yan? Sa totoo lang, ang COVID, curable. Sobrang pananakot ang ginawa sa atin ng DOH. Tumigil ang ekonomiya natin dahil sa sobrang pananakot na yan. Nagagamot ang COVID. If at the onset, gamutin mo lang agad ng mga gamot na kagaya ng Lianhua, hindi naman matutuloy yung COVID eh. Kaya nga sobrang pananakot yung ginawa ng DOH na yan. Hindi ako naniniwala sa kanila. Kahit na marami akong nababasa ang mga tungkol sa COVID, bakit yung ibang bansa hindi naman talaga required yan? At bakit yung ibang bansa hindi naman nag-lockdown? Hindi naman sila nasira economy nila. Talaga itong DOH pahamak. Dapat ang DOH, ayusin nila yung problema sa PhilHealth. Hindi nila pwedeng sabihin na hindi sila, wala silang kinalaman yan. Alam niyo kung bakit? Lahat ng hospital, lahat ng mga eye center, lahat ng mga dialysis center, kung meron silang ginagawa na mga katiwalian, ang may control ng lisensya ng mga hospital at mga clinic ay DOH. Siyempre, kung nakikita nila na dapat kung may question man doon sa mga clinic na yan, yung mga dialysis na yan, ba't hindi nila i-revoke yung lisensya? Ang DOH ang may control sa kanila. Tony, parang sinasabi mo, bobo ang DOH. Bobo talaga! Ang DOH, bobo! No more na. Dito sa napanood ko at nakita ko sa video ni Attorney Gidon, ano, kung paano niya pinagsalitaan ng DOH ng mga salita na alam niyo na medyo masakit sa tenga, i-analyze lang natin ng konti, ano, and then i-correct natin kung may mali and then itatama natin kung meron. Tama yung sinabi dito ni Attorney Gidon na nagmamalabis talaga. Doon pa nga lang sa barrier, talagang, alam nyo yun, hindi naman talaga totally masasala ng barrier. O maano ng barrier, yung anong yan. Pandemic na kumakalat na yan. Guys, sa totoo lang, pwede pang maging aksidente yan ng mga motorista, especially ng mga riders. Pwede pang yan yung pagsimulan ng kanilang pagkaka-aksidente. Pag napaspas yan ng hangin, wala yan. Baka yung driver pa ng motorsiklo sumimplang, buti nga naalis na. Ano po? At saka yung halaga
yung presyo, yung bigat sa bulsa na pwede pa sanang ibili ng kahit 2 kilong bigas at pang-ulam para nang sa ganun ay makasurvive tayo sa pinagdadaanan natin pandemic, ay pwedeng-pwede pa sana. 'Di ba? Eh ano pa't ibibili ng barrier? 'Di ba? Tama yung sinabi niya na nagmamalabis, mapagmalabis talaga. And then doon naman sa sinabi niya na may face mask, may face shield, doon sa face mask po walang problema. Upward talaga lahat mag face mask at saka mag face shield. Pero isa lang yung masasabi ko, ano po, kung ano man po yung pandemic na kumakalat ngayon, except to you kung madadapuan ka o hindi. Depende na sa pag-iingat ng sarili. Kapag ka ikaw ay maingat sa sarili mo, may posibilidad na sabihin natin madapuan ka pero mabilis mawala. Mabilis magamot. Yun po yung ano, hindi po ko, disclaimer lang po muna, hindi po ko doktor, hindi po ko kahit na ano. Ito lang po ay pinagbabasihan ko sa mga nakikita, nababasa, naririnig, napapanood at base na rin sa sarili kong opinion. At especially sa mga nararanasan din ng ilang mga kakilala ko, ano po. At talagang sabi nga nila, kapag maingat ka sa katawan, malusog yung pangatawan mo, especially immune system, ay may posibilidad na mas mabilis tumagamot. Hindi naman totally na dead on dead. Di ho ba? Yun ho, yun. Tama ho yung sinabi niya. At saka, eto din po. Eh, sinabi niya na ayusin yung issue sa PhilHealth. Totoo yun, guys. Eto yung ano ko dito, opinion ko dito. Yung mga bagay na kailangan ng ating mamamayan, yun dapat yung unang pinagtutuunan ng pansin. Una sa lahat, pagkain. Pangalawa, yung inaasahan nila sa PhilHealth. Di ho ba? May inaasahan din ho sila sa PhilHealth, kaya nga ho sila nagbo-volunteer at saka pumapayag na nakaltas na sa kanilang mga trabaho nung that time na nagtatrabaho pa sila, eh para na sa ganun, may maasahan sila sa PhilHealth. Eh ano pong mangyayari? Kung ang nasa loob ng PhilHealth na yan, eh puro kurap. Di ho ba? Nariyan, sumasalang pangat, marami akong nababasa, naririnig, na marami ang kurap. Yan ho dapat yung inaalis natin sa ating gobyerno. Yung mga ganyan na ganyang sistema at gawain. Dapat yan, yan ang pinagtutuunan ng ating pamahalaan. Pungusin ang pamula sa taas hanggang sa baba or pamula sa baba pataas. Di ho ba? Pag ganyan yung ginawa natin, ewan ko lang kung hindi umasenso ang ating bansa. Ewan ko lang kung hindi tayo makasurvive. At eto din yung the number one tanong ko dyan eh. Bakit hindi tayo marunong sumunod sa gobyerno? Kung marunong lang sana po sumunod ang napakaraming tao sa kung ano ang ipinapatak na utos ng ating gobyerno, edi sana ho matagal nang wala, matagal na tayong puri sa pandemic na yan. Di ho ba? At kung marunong lang tayo makipagtulungan at magtulungan. Napakasimple lang ho. Napakadaling makausad sa pinagdadaanan natin ngayon. Hindi natin kailangan maghirap ng sobrang hirap dahil lang sa pagiging pasaway ng ulo. Tama ho ba? Kasi eto guys ha, pinagtataka ko lang. Eto, iko-content ko din to pagka banda-banda riyan, ano. Bakit napakaraming pulube ang hindi ko nabalitaan na nagka-COVID? Diba? Or hindi ko nabalita ang nahawa ng pandemic na kumakalat sa atin ngayon or na biktima. Di ho ba? Sabihin natin ang pulube, mga pulube, kulang na kulang sa sustansya sa katawan. Di ho ba? Bakit never ako nakabalita na isang ganto na biktima ng pandemic na kumakalat ngayon? Isipin nyo po mabuti. Di ho ba? Kung yun pa nga lang ho, pinagtutuunan natin ng pansin. Ganito kasi yan eh, ang pagtuunan natin ng pansin, yung nangyayari sa ating lugar ngayon, wag yung kung ano. Especially sa ating government, na mga tiwali dyan. Wag yung isipin yung sarili ninyo. Ang isipin ninyo, yung taong bayan na nagtiwala sa inyo para makarating kayo sa pwesto kung ano ang meron kayo. Di ho ba? Hindi ho sarili nyo yung iisipin nyo. Hindi konting nakakita kayo ng konting halaga, eh masisilaw na ho kayo.
Real talk lang ho, wala ho akong binabanggit na pangalan. Yun sa akin ho, sinasabi ko, dapat naman talaga, kung may pera para na nakalaan sa ating mga mamamayan, ay huwag nyo na hong kuhanin. Huwag nyo na ho ibulsa. Di ho ba? Kayo yung pinagkatiwalaan ng ating mamamayan. Kayo yung minahal, iniluklok sa pwesto kung nasaan kayo ngayon. Kaya pakiusap ko lang ho, huwag nyong inyuhin ang perang para sa ating bayan. Especially sa mahihirap nating kababayan. Huwag nyong saklawan ng pangsarili nyo lamang ang hindi nyo pag-aari. Di ba? At huwag kayong matakot. Ang tanging nyo lang naman gagawin, mag-stay kayo sa bahay, sumunod sa ipinag-uutos ng ating government, yung makakabuti. Yung sa tingin nyo, makakabuti para sa inyo. Ganun lang po kasimple yun. At ang makakausad tayo sa pinagdadaanan natin ngayon. And then kung ikaw ay meron, tumulong ka. Kung wala naman, mag-stay sa bahay. Di ba? Huwag na maging dagdag sa alalahanin at isipin ng ating pamahalaan, ng ating presidente at ng ating government. Ganun lang po kasimple. At kung ikaw naman ay nasa government, please, huwag mong saklawan. Huwag kang masilaw sa napakaliit na halaga. Ganun lang po yun. Isipin mo ang iba bago ang sarili mo. Yun po yun. So muli, ang opinion ko lang dito, huwag kang masilaw. Huwag mong saklawan. Huwag mong iyuhin ang hindi mo pag-aari. Ganun po yun. And then dun sa kay Atty. Gadon, ang sala lang dun ay sinabihan niya ng bobo ang DOH. Hindi naman po lahat ng nasa DOH ay bobo. Yun naman po yun sa akin. Ano po? So 50-50 tayo dyan. Di ba? So muli, ako nga po pala si Jake Magnus, King of Crazy and FLM Defender, no? So see you the next vlog, FLM Update, and my personal video. One love, keep safe. Maraming salamat.